Ang pagdating ng Espiritu, pinangungunahan tayo ng Espiritu na maging mga anak ng Diyos. Ika-20 ng Enero. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Roma Kapitulo 8 Versikulo 14. Tumayo si Kristo sa gitna ng mga tao bilang orakulo ng Diyos. Nagsalita siya bilang isang may awtoridad, na tinatawag ang kanyang sarili sa harap ng mga tao sa matitinding salita, at hinihingi ang tahasang pananampalataya at pagsunod. Tayo bilang isang bayan, ay isinalig ang ating pananampalataya sa mga prinsipyong nakalahad sa kanyang salita. Ipinangako natin ang ating sarili na pasunurin ang ating puso't isipan sa buhay na salita, at sundin ang, ganito ang sabi ng Panginoon. Nakasalalay ang lahat nating pag-asa sa kasalukuyan at sa hinaharap sa ating relasyon kay Kristo at sa Diyos. Matitindi ang sinabi ni Apostol Pablo para kumpirmahin ang ating pananampalataya ukol dito. Sa mga pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, na sa mga puso'y nananahan ang biyaya ni Kristo, ay sinasabi niya, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Roma Kapitulo 8 Versikulo 16-17. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo. Aba, Ama, Talatang 15, tinatawagan tayo ni Kristo na lumabas sa sanlibutan at humiwalay. Tinawagan tayong mamuhay ng banal na buhay, na patuloy na inilalapit sa Diyos ang ating mga puso, at nasa ating mga buhay ang banal na Espiritu bilang naninirahang presensya. Ihahayag ng bawat tunay na mananampalataya kay Kristo na ang biyaya ng kanyang pag-ibig ay nasa puso. Kung saan dati may pagkakalayo sa Diyos, ay magkakaroon ng hayag na pakikipag-partner sa Kanya, kung saan dati litaw ang makalamang likas, do'y makikita ang mga katangian ng Diyos. Dapat maging mga manggagawa ng katwiran ang kanyang bayan, na palaging naghahanap sa Diyos, palagi ang manggagawa ng kanyang kalooban. Gagawin nito silang kumpleto kay Kristo. Sa mga anghel at sa mga tao at sa mga sanlibutang hindi nagkasala, dapat nilang ipakita na umaayon ang kanilang mga buhay sa kalooban ng Diyos, na sila'y mga tapat na tagasunod ng mga prinsipyo ng kanyang kaharian. Ang banal na Espiritu, na nakatira sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, ay dadalhin sila sa pakikisama kay Kristo at sa isa't isa, at pagbubungahin sila ng mahahalagang bunga ng kabanalan.